krusin upang siya'y mapapili. Mapag-irog na Diyos natin, bayan magsiawit na bayan, pinagpala ka dahil ang biyayang pangako niya sumiray na. Ilang biyayang pangako niya sumiray na. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo. Mga kapatid, isipan na lang pagbilipong nito sama-sama ilo. Ang ating mga panalangin. At bilang bahagi ng ating pagunita, si San Agustin ng Canterbury. Ito ba ang maging karapat-dapat tayo naman ang pagsisiyan natin ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang? Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ang kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan mo. Kristo, kawan kami. Kristo, kawan mo. Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan mo. Ang manalangin ng magkapangyarihan, inakay mo sa kapatid ng tungkol sa mabuting balita ng mga tao sa Inglaterra na tinagurihan ng mismong si San Agustin. Ang pagkabon niya ging inanam niya ay umundanawa at paginabangan ng simbahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hangga. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Mahapag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingatin kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Sa gayon makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong pangalan. Tipunin mo lahat ang mga bibi ni Israel at ibalik mo sila sa lupain na pinamani sa kanila ng tunay. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayan ay tinuturing na bayan. Ang Israel na inarin ng anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lusot. Ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Siyon ng mga awit ng papuri sa iyo. Punuin mo ang iyong kaluwalhatian, ang iyong banal na tahanan. Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon. Tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Gantiin mo na ang mga umasa sa iyo. Patunayan mo, Panginoon, na mapagtimuti-tiwalaan ang iyong mga propeta. Ipagkaloob mo na ang dinadalangin ng iyong mga kapatid, ng iyong mga lingkod. Naway ka na ang nasa bayan mo ang pagpapala ni Aaron. Sa gayon, makikilala ka na ang tao sa sanglibutan na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na
sanlibutan. Salamat sa Diyos. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Huwag mong parusahan kami mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay hambag sa pangalimod mong pag-asa'y pumalang. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoon Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kami nagkasala at patawarin ka na. At ang pagpupuri sa iyo ng paglay, hindi magbibigat. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Iyong kahabagan ang mga bilangin kanilang muli. Dingdin mo ang daig sa taglay ng lakas. Iligtas mo silang tanggal papatay kami iyong lingkod. Lingkod mo kami parang mga tupa sa iyong pastulan. Nagpupuring lagi, nagpapasalamat sa iyong pangalan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Alam ninyo na ang mga itinuturing ng pinuno ng mga Hintil
ganyan ang dapat kabilang sa inyo. Sa halipan, sino man sa inyo ang hiling maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino man hiling maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sa maganda lahat ng tao ay naparito hindi upang paglingkura, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katulubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sigurista ang ating mga apostoles. Hindi lamang po sinasadya o luwag. Ngunit ang kanila pang sampung kasamahan. Kasi kahit na po yung sampung, ay nag-alo ko sa dalawa. Bakit kayo lang? Kami rin dapat. Kasi kung hindi rin sila gano'n ang pag-iisip, hindi sila dapat mag-alo sa dalawa. Maaaring pangarapan nila yung dalawa. Pero bahay yun ako saan nakikita ko natin, isa sa mga pangailangan ng tao sa pahintig nito, yung siguridad. Eh, may mga insurance tayo. May mga nalis namin na bahagi na ko sa pagkukunan, lalo-lalo na sa panahon ng katandaan. Bahagi po, ito yung lalong malakas. Sabi nga ako, sa pag-aaral, sa edad na kung tawagin natin ay Middle Ages, kami kasama ng sa dulo sa edad na yan, at sa Senior Ages, pagsama ko ng 60, kasi ito yung panahon ako sa ay ikaw ay kalimitan, ay mga magre-retire na. Bahagi yung isa na ako sa ay ang kalimitan, tinatanong ay sino ang mag-aalaga sa akin. Yun po kalimitan ko katanungan. Yung mga may asawa, may mga anak, ay at least kahit pa paano ay mayroong siguridad. Pero nandun pa rin yung pangamba. Nandun pa rin yung pangamba. Na pagkatapos mong maglingkod, ay baka walang maglingkod sa'yo. Yun yung mabigat. Lalo-lalo na sa panahon ng iyong kahinaan at katandaan. Bahagi yun ang usan ay isang kahinaan na hinaharap ng tao na nais din bigyang pansin ng ating Panginoon sa Kristo. Ano sinasabi ng Pope Papa? Na basta maglingkod ka, na wala kang pag-iniisip kung ikaw ay pag-ilingkura. Napakabigat noon na dalagpasin ng pagkaunawa. Pero bahagi yun, ang usan yung nakikita ko natin, na ito ay bahagi ng isang pagdulos na hinahamon tayo ng buong may kapag. Na ating katatayuan sa mundong ginagalawa natin ay maging isang pagkakataon na mapanatag na ang ating kalooban sapagat tayo ay naglingkod. Ngayon, bagaman hindi sinasabi ni Jesus na hindi mahirap yung panahon na hindi ka paglingkuran, lalo-lalo na sa panahon na kailangan. Pero
Mga kapatid, kung talagang nakita, kung nakita ng mga tao na sa paligid ninyo, kung nakita ng mga tao, asawa ninyo, ng anak ninyo, ng apo ninyo, kung babawa kayong maglingkod, sangayon sa turo na itinangayon ng Panginoon. Eh siguro po, ay hindi kayo mababayaran. Kasi yun yung turo ng Panginoon, maglingkod ka. At yun ay turo sa pamamagitan na mismo buhay ninyo. Na kapag yung turo na yan ay makuha ng anak ninyo, ng mga apo ninyo, ay walang dapat na itatatakot. Pero sa ating bahagi ng usan ay magigap natin, bagaman ay mga pagkakataon ng usan ay medyo mas may malaking hapon kasi wala kami pamilya. Maaaring yung diocese ng mga malaga, yung malapit na kapag-anak. Pareho po yung tao na maaaring harapin natin, lalo-lalo ako sa panahon ng katataan, yung mga bata hindi pa nila naiintindihan ito. Kasi iba yung tao na ikaw ay mahina, hindi mo na kaya tumayo para mag-ayos ng kakainin mo. Isa kayo, mga bata, hindi ko problema yun. Maliban lang sa matamad na hindi man naman kayang magsabi. Ito ang mahirapan sila. Pero maaari mo nang makita mo natin. Ay ito isang hapon na kinakailangan at sabi ako natin na yung mismo halimbawa natin kung talagang maunawaan ng mga tao sa paligid natin, sa mga tao pinaglilingkuran natin, kung yun din ang maituro natin sa kanila, at siguro din po magamang hindi po assurance, hindi po insurance, hindi po kasiguraduhan. Pero mas malaki po yung probabilidad na maaaring makuha nila. Kasi ito yung turo ng ating pananampalataya, ang maglingkod, na hindi nag-iisip na ikaw ay maglilingkuran. Pero sabi ba, unang-unawaan ang mga tao sa paligid mo, hindi ka rin nilang pababayaran. Pero saan ito hindi napalit ka natin? Sa pananalin. Sa pananalin sa Diyos na ang mahalaga ay makita na ikaw ay naglilingkod. Na ang iyong pamantayan ay isang pamantayan ng paglilingkod. Kaysa yung pamantayan ng ano, ang pinapaikot kayo na yung umisan ko yung makita natin ay yung pera. Kasi akala ng tao, kapag may pera ka, paglilingkuran ka. Tama yun. Talagang paglilingkuran ka kasi may pera ka. Eh, paano kapag wala ka ng pera? So, sana rin po, ito rin yung bagay na kung sa amin ay maging bahagi ng ating buhay, yung kahalagahan ng paglilingkod, na higit natin maibahagi sa ating pang-araw-araw na buhay, at nawalan ko ay matutunan ng tao na ito yung turo ni Jesus na naging bahagi ng ating karanasan, na tayo nawalan ay maliwanag na halimbawa ng paglilingkod nito, at nawalan ko ay marami rin ang maglilingkod na hindi nila inisip
kung sila ay paglilingkuran din. So, ito po yung ipalalaki natin. Sabagat, yan po ay napakalaking takot. Yan po ay isang takot na kung saan ay sabi na natin ay creeping. Parang isang damdamin na gumagawa sa kalooban ng tao. Yung tao na baka wala nang maglingkod sa iyo sa panahon na kailangan. Pero lala po, higit sa lahat, hilingin natin sa Diyos. Yung biyaya na ito, na kung saan yung nakita po natin, na mapanatag ang ating kalooban ng mahalaga na may pakita natin ang maglingkod kaysa sa paglingkuran. Socorro, Herodina Reyes.
Ama namin, inunod ka, tumayan mo nga ng pagkakahit ng mga alay sa pagkulitan. Kay San Agustin, ipagkaloob mo ang pagkiliwang namin sa pagkakasakit ng mga anak. Ayaw mo matulalan ang aming maganap sa pagkakita niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng pagkakas. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos sa inyong puso at iba. Inaasahan natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Wala pa na siya ay kasalamatan. Ama namin, makapangyarihan po niyo ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon sa dakilang pagtubos niya sa amin. At kasalanan kamatayan aming pasalin ay binalikan niyo upang kami ipanayag. At may kapo sa inyong lingkod siyang pagtanghalo sa aming pinag-ibig-hirap para kaalimod sa iyong kamahal. Mula sa ilimang kami yung tinawag upang makasakit sa iyong buwanag, binanuang kami yung kuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kayo sa aming mga anghel sa sinawag ng papuli sa iyo ng walang pagpapayo sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama, lingamin mo yung simbahan na ganang sa pinulit din.
Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francis ni Bonaventura, anak ng kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na inulay ng pag-asa na sila muling mabubuhay. Dahil hindi na lahat ng mga pumanap. Kawaan mo sila patuloy mo sa iyong kaluwalagan, kawaan mo ang tapatid kami lahat. Ang mga salo sa iyo ay mga wakas kay San Mahana pero maginaligan ng Diyos. Kay San Amamos para na lahat ng mga banalan ng buhay dito sa lintin ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan naman namin ang pagkukulis karagalan. So, magiging yung anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa magiging ni Cristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal pagkulay sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasalalaman ka. Amen. Upang lubos natin mapahalagaan at mapagtibay ang paglilingkod na hindi naghihintay ng kapalit. Thank you.
upuan at sinigod para sa panalangin ni San Martin. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikigalanghati sa mga mahihirap at mga nahihirap, ay pinagkapatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami lumalapit sa iyo na tulungan mo kami itulong sa makapangyarihan ng Diyos ang aming kahilingan. Ang biyaya na natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababa ang loob kaming nagsusumamo upang kami rin, katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na ibinuho sa buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nagbubuhay dito sa lupa. Ngayon nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa paghalang manggagamo na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin na pagmahal, patibayin mo sa katapatan mo sa pananampalataya, kaming mga tumanggap sa pananampay pinapang. Ubaw sa aming salita at gawa ay may pahayag, ang pananampalataya ang binimas, pinagmalasakitang ipalagana ni San Agustin at pinagdaanan niya ng malilingkot na habang buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Regina, Mater Misericordiae, es nostra salve. Ad te clamamus, et solus filii tebe, ad Jesus iramus, clementes et lentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Amen. Ave Maria, Purissima.